Okay guys, welcome back to my channel LTHPTV TV. And today's video guys ay gagawa ako ng tutorial how to use a 3D visualizer o 3D scanner. So ngayon guys, meron naman tayong pagpipilian sa size scanner, meron tayong Maria Technology, meron tayong G4 USP at meron tayong PIP at 3D visualizer scanner. So ngayon guys, ito lang ang ating ituturo ko sa inyo ngayon. Ito yung ating unit. Ayan po guys, ang ating main unit. Tapos ang cord at isang scanner, baston o yung sensor. Tapos ang kanyang charger at siyempre naman ang kanyang laptop. So ganito tayo, ganito yun guys. Kung paano siya gamitin, unang-una po, ay on po natin ang ating laptop. So ayan, naka-on na pala. Tapos ayan guys, let's continue. Pagkatapos natin i-on ang ating laptop guys, o ang ating monitor, ayan po, i-on lang po natin itong, i-activate lang po natin itong future series. Yes lang po tayo. Ayan po ang ating visualizer 3D. Ayan po, naka-open na po siya. So, ngayon guys, ang gagawin natin, i-hide muna natin yan o itatago muna natin yan. Tapos, pumunta tayo sa Bluetooth ng ating laptop. Hanapin natin yung Bluetooth. Tapos, add a device po tayo. Ayan po. Hahanapin po itong ating scanner kung ano ang kanyang form na gagamitin dito guys. So, ipipair muna natin siya. So, add Bluetooth tayo. So, ayan po, Bluetooth. Ayan, magsesearch po siya sa bago nating unit. Ayan po, nakalagay dyan, unknown device. So, click lang po natin yung unknown device. Connecting. Hintayin lang po natin guys. Ayan po, tumunog ang ating scanner guys. So, hinaan lang po natin ang kanyang sensitivity. Ayan po. Dapat po, yung sensitivity naman niya ay itapat natin sa number 4. Para hindi po siya malakas. Tapos habang nagko-connecting siya dyan guys, ay kakabit na natin itong kanyang cord. Ayan po, sa likuran po ng ating main unit ay meron dyang socket na male at saka ikakabit natin female, ikakabit natin itong male plug. Tapos ang dulo niya ay ikakabit natin guys sa sensor. Ayan po ang ating sensor. So ang ating sensors guys, sensor guy at pwedeng gamitin sa Maria Technology, pwede ring sa PIP at pwede ring sa G4 USP. So halos pareho lang ang kanyang setup diyan sa sensor. Kasi nga sensor lang ito guys. Ayan, ikakabit na natin itong ating cord. Pagkatapos nitong makabit nitong ating cord at saka itong ating main unit, ayan, lalabas po diyan sa ating monitor ang enter the pin for your device. So, ilalagin lang po natin ang pin. Ang pin naman nito guys is 1, 2, 3, 4. Ayan lang po. Tapos, connect. Ayan po, lalabas. Lalabas na siya na. Connected na po siya guys. Done. Click lang po yung done. Tapos, balik po tayo sa FS Future Series. Ayan po, guys. So, naka-connected na po siya sa Bluetooth, guys. Ngayon, mag-i-scan na tayo. Ite-test na natin kung lalabas na dyan ang kanyang result. So, pupunta tayo dito sa file. Gagawa tayo ng panibagong file.
Ayan po, i-check lang po natin, rubber seat, transmission method is Bluetooth, operating mode, ground scan, impulse, first scan, line 10 po tayo guys. Tapos, compiled, tapos nakaparallel, click OK. Hihintayin lang po natin guys kung mag-i-ex. Ayan po, nag-i-error po siya. So, select natin uli sa COM 4 or 3. Ayan. Ang ating pong computer guys, ang interface naman ito ay na, mula sa COM 4, COM 6, COM 5, COM 3, COM 7, COM 8, COM 9 at saka COM 10. So, subukan muna natin dito sa COM 10 kung aayon ba siya dito. Okay. Dito kasi nagkagulo guys yung dito kasi nalilito yung ating mga katiets kung paano gamitin nila ito, bakit hindi sila nag connection, hindi sila nag compatible guys itong ating unit at saka ating monitor. Meron kasi diyan COM 4, COM 3, COM 5 at saka COM 6 hanggang COM 10. So, pag hindi na naman siya, hindi sila magkukonek guys, ililipat lang natin kung saan yun tutugma o saan sila magpipiring. So, yun lang ang ating gagamitin. Ayan po guys, naka-red na po ang X dito. So, yung ibig sabihin ay paired na po sila. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-i-start na po tayo ng scanning. So, ayan po. So ngayon, bago tayo magpatuloy, mag-i-start, ay pindutin lang natin ito ng 6 seconds o press too long. Ayan po yung scan, nakikita natin sa ating unit, press too long lang po tayo ng 6 seconds. Ayan po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos bitawan natin. Ayan po, pag narinig nyo na po yung tunog na kasunod-sunod, ay pwede na tayong magsimula mag-scan guys. So, pindot tayo ng isa. Halimbawa po ay guys, unang pindot pa lang nakikita na natin dyan sa ating monitor. Meron na siyang one box na kulay asul. Yan pong color blue na yan. Ayan po ang kanyang detection. So ang ibig sabihin yan ay wala siyang nadidetect na mga metal object. Pero ang kasunod yan ay siguradong magdidetect na siya. Kasi nga grounded dito sa aking bahay kasi merong mga metallic object dito. So pagpatuloy natin guys, pagka meron na siyang lalabas dyan na isang kulay blue, continue ka, tapos usog ka na lang ng 1 feet o 1 foot. Ayan po guys, pindot ka dito sa scan. Ayan po, meron na pong lumabas doon na kulay pula. So makikita nyo dyan. Tapos hakbang ka lang hanggang 10. So dalawa na yun guys, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan na po, meron na po tayong scanning result dito sa aking sahig. Ayan po, nakikita natin kulay pula dyan. So pwede na natin yang i-decode. Pero habang single lines lang siya, ay kailangan tapusin natin, kailangan mag-stop tayo ng tatlong lines o tatlong linya guys. So uulitin lang natin guys, iuusog ko lang ng konti dito sa aking sahig. Ayan po. Tapos, pindot ka rin ng 10 beses, sabay hakbang po ng 1 foot. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. So, ayan po guys, ang ating, yan lang po ang ating ituturo kung paano siya i-operate. At saka yan lang po ang ating i-scan. Pagkatapos nyo mag-scan sa isang area guys, pwede mo na itong i-off. Dito sa likuran po, merong switch button dito. Switch off mo na lang. Tapos, yun guys, ito na. Dito na tayo guys sa pang reading ng ating
resulta ng ating 3D result. So makikita niyo diyan sa taas, merong X na pula diyan, ibig sabihin connected po sila. So i-open natin ang kanilang connection. Ayan po ang nagiging result sa ating scanning dito sa ilalim ng aking bahay, guys. Ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa interpolate. Ayan po, i-interpolate natin siya ng isang basis, number of interpolation passes by 1. So enter lang po. Ayan po ang nagiging resulta po ng aking pag-try dito sa scanning. Ngayon, i-correct naman natin siya, guys. Correct all values, automatic mode. Ayan po, guys. Automatic mode po siya. Average surface devaluation value is number 7. Average surrounding devaluation value number 4. So, press OK lang po tayo. Ayan po ang nagiging result sa ating scanning po, guys. So, ang ibig sabihin yan, guys, dito naman, i-correct natin ang kanyang true lines. Itapat natin sa number 3. Ayan po, guys, meron po ba kayo nakikitang box dyan sa ilalim ng aking bahay? Kung meron siyang hugis o shape na box dyan na yung red-orange na yan, yan po yung treasure. Tandaan nyo, guys, yan po yung treasure. Pag may shape na box or rectangle, yan po ang treasure. So, ang ibig sabihin yan, it's a kind of mineral. So, ngayon, guys, tuturuan ko rin kayo kung paano natin determine kung gaano kalalim yung bato na yan, yung minerals object na yan. Dito sa ating touchpad, meron ditong ups and down, left and right scroll. So, i-scroll lang po natin, guys, ng left. Ayan, lalabas po, may guhit dyan. Tapos, up lang po tayo. Ayan po, itatapat natin sa kulay red na yan. So, makikita mo dito sa cross, meron po ditong from 0.00 meter to 1.17 meter. So, ang ibig sabihin, guys, yung red object na yan ay nasa 1.45 meters deep lang. So, medyo mas mababaw lang siya, guys. So, malabo po yan na isa po yung treasure kasi nga nasa 1 meter lang siya. E sa pag-layout lang ng bahay na ito, siguradong makikita ng nagtatrabaho yan. Pero sa shape at sa kulay naman ay talagang minerals lang yan, guys. So yan lang po ang aking ituturo ngayon, guys, sa inyo. Isa po itong request po ito sa aking mga subscribers sa ating YT channel. So hanggang dito na lang ako, guys. See you on next vlog. So sa lahat ng aking mga subscriber, thank you so much. At kung baguhan ka lang sa aking channel, please click subscribe and notification bell para masali ka sa aking mga parapol, guys. So malay nyo, ikaw ang kauna-unahang manalo sa ating mga parapol na gadgets tulad ng aura meter, pendulum, Japuan at saka ating scanner. Goodbye and God bless you all.